Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. So happy 27th birthday. Oh, 27 na pala tayo. Pakisabi sa katabi, matanda ka na. Siguro po, yung first time ko na nagpunta po rito sa Mauban ay noong 25 years ago. Dahil nung unang punta ko dito, may kuryente na ba, no? Meron na, no? Hindi naman kaagad nagsimula ang simbahan, pero yung sumunod na, yan, nag-start na po ang simbahan dito. At actually po, yung pag-start ng simbahan dito ay dahilan sa yung pagbubukas ng simbahan dito ay dahilan sa ang simbahan sa Manila ay nagsara. Tama? Yun ang talagang dahilan kung bakit nagkaroon ng simbahan dito sa Mauban ng Rema. Kasi yung main church natin doon sa Manila ay nagsara. At dahil sa wala ng simbahan doon, nakapagbukas po sa Mauban, nakapagbukas sa Batangas, nakapagbukas sa Cavite, at nakapagbukas na sa iba't ibang lugar. No? Akala ng kaaway, mapapasara ng gawain, pero lalo itong lumawak. At ngayon ay nasa 130 churches na tayo. Kami po noon ay nagsimula, walang nag-aaral sa Bible school. Walang marunong sa Bible. May konting alam. Pero hindi po yung kaalaman ang nakapagpatagal. No, hindi yung marami kang alam sa Bible. Dahil wala nga nag-aaral sa amin sa Bible school, may mga dumadalaw po sa amin na nag-aaral sa Bible school. No? Pero hindi po siya yung naging pastor namin talaga. Alam niyo po, minsan kapag marami kang alam sa Bible, yung mga walang alam ay napipigtasan mo. Bakit? Kasi maraming mali. No? Pero ang naging sukatan po ng Rema ay hindi yung dami ng alam mo sa Biblia, kundi yung katapatan. No, yung hindi ka nang iwan. Hindi ka umalis. Ito po ang naging basehan kasi nga katulad po ng isang namamasukan kapag marami siyang hindi alam, masisita at masisita ng amo. Pero sa kabila ng kakulangan ng alam niya, ng kakulangan ng mga alam niya, willing naman siyang matuto. Tama po ba? At doon po sa willingness niya na mag-adjust, mag-aral, matuto, nag-decide po siya na mag-stay. Kahit na napapagalitan, kahit na nasisita, nag-decide siya na hindi ako aalis. Pag-stay ako. At ang buka po noon ay papunta na po tayo sa 150 churches. At hoping po ngayong taon, abutin po sana natin nawa ang 200 simbahan. Amen. Pero yung 200 simbahan na yan ay kailangan merong isang ugali. Yung ahawak ng 200 simbahan na yan, dapat meron siyang minana doon sa mga sinauna. Ano yun? Willing matuto at magtiyaga. Mag-stay. Kasi lahat kami, kaya po naririto pa, ay dahilan sa nag-decide po kami mag-stay. May mga tayo na magkakaroon talaga ng friction. Sino ba sa inyo? Sa jeep, sa bus, o kahit sa van, na hindi mo kakilala, eh pag nadikitan yung dito mo, nagdidikit yung ito, anong gagawin mo? Itutulak mo pa. Makikipag-iskisan ka pa ba? Malagkit siya, may pawis.
Hindi. Natural na ilayo mo. At dumarating sa simbahan yung nagkakaroon na ng friction. Pero sa kabila nun, mag-decide pa rin tayo nag-stay. At yun ang gusto ng Diyos. Alam niyo ba, mga disipulo, may mga times na gusto na nilang umalis. One time, 82 ang disipulo ni Jesus, hindi po 12. Bakit? Nadagdagan na. Nadagdagan na. At dumating yung time na hindi nila maintindihan na kung ano yung pinasok nila. No, yung iba kasi naghahabol lang sa katanyagan, pagiging sikat, at umaasa sila na magkakaroon sila ng kayamanan. Oo, yung mga disipulo. Umaasa sila na mailalagay sila sa posisyon. Pero nung sinabi ni Jesus na hindi, umalis yung lahat maliban sa original na 12. At humarap si Jesus kay Pedro. Sabi niya, ikaw Pedro, alalahanin niyo po, yung 80, yung 70 na disipulo ay nag-alisan, sabay-sabay, nag-walk out. Dahil hindi nila matanggap na hindi sila magiging tanyan, hindi sila magiging mayaman. Na parang, tipo bang wala akong makukuha dito? Kundi may dala ang mga tao sa langit. At umalis po yung mga disipulong yun at ang natira ay ang 12 na original. Humarap si Jesus doon sa mga natira at sinuri pa niya. Iniscreen pa niya. At sabi ni Jesus mismo kay Pedro, ikaw Pedro, hindi ka ba alis? Miscreen. May time na tatanungin tayo ng Panginoon. Hindi ka ba magkukwit? Nagkakaingitan na sa inyo. Nagkakaroon na ng kampihan sa inyo. Hindi ka pa paalis? May time tatanungin ka ng Panginoon. At katulad po ni Pedro, tinanong, ikaw Pedro, hindi ka paalis? Alam niyo, nakakatuwa or nakakatawa ang sagot ni Pedro. Dahil ang sabi niya, wala na kami pupunta. Iniwan na namin lahat. Somehow, may darating yung time na tatanungin ka ng Panginoon sa pagsunod mo sa Kanya, sa paglilingkod mo. May time na hindi na masarap sa simbahan. May time. Alam mo, magandang term dito sa mauban ng nakakainis na. Arwa. Adwa. Ayan, salitang mauban yan. Na hindi na masarap sa church. No? Bukod sa walang aircon, matigas pang upuan. Alam niyo po ba, ito po ibabanggitin ko pa ulit-ulit, doon sa simbahan namin, may mga umalis. Bakit? Kasi hindi aircon. Nagpuntahan sila doon sa simbahan na aircon. May mga times doon po sa Manila na nag-alisan po ang mga miyembro. Kasi matigas ang bangko. Ang gusto nila yung bangko na may kalambutan katulad sa sinihan. Sorry, ang simbahan po ay hindi sinihan. Pero nung nagkaroon na ng problema ang mga miyembro ito, nagpuntahan sila dun sa mga malalaking simbahan, hindi pala sila kilala. At dumating ang time na nagka-problema sila,
muli nakita ko sa Reba. Anong gagawin mo pag gano'n? Sasabihin mo sa kanila, hindi ka nga nanatiling tapat nung panahon na mainit eh. Doon ka na lang. Hindi. Ang tunay na pastor, sasama ko pa rin. Aabutin mo pa rin. Amin po ha? Hindi na masarap. May time tatanungin ka talaga ng Panginoon. Papatuloy ka pa ba? Alam niyo mga kapatid, dadaling ka ng Diyos sa simbahan. Bibigyan ka ng trabaho. Kasi katawan tayo. Anong trabaho ng tenga? Makinig. Anong trabaho ng mata? Makakita. Anong trabaho ng kamay? Kumawa. Anong trabaho ng paa? Lumakad. Kapag ka dinalakan ng Diyos sa simbahan, ikaw ay bibigyan niya ng trabaho. At sinisigurado ko po, yung trabaho niyan ay hindi laban sa katawan mo. Ano ang tawag mo sa isang tao na yung mismong kamay niya ay patuloy na sumasampal sa sarili? Nagsasalita bilang pak. Mamaya sasalita pak. Anong tawag mo sa kanya? Kayo po ang nagsabi nun. Pagka nasa church ka, hindi pwedeng lagi mo tinitira yung kasama mo. E paano nga kung may mali? Bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Wala kang makikita ang simbahan na perfecto. Naalala ko po yung isang kwento. Ang sabi niya, Pastor! Alis na ako rito sa church. Sabi ng pastor, ay bakit? Kasi hindi perfecto rito. Pupunta ako doon sa simbahan na yon, lilipat ako dahil doon perfecto. Sabi niya, ano hindi perfecto rito? Lahat hindi perfecto. Hindi perfecto ang mga bangko. Hindi perfecto ang sound system. Hindi perfecto ang tumutugtog. Hindi perfecto itong paligid. Hindi perfecto itong simbahan. Hindi perfecto ang mga miyembro. Lilipat ako doon dahil doon perfecto. Sabi ng pastor, ay sige, pero pagpunta mo ron, yung simbahan na yon ay hindi na magiging perfecto. Sabi niya, bakit po pastor? Gawa mo. Kapag ka dumating ka, nilagay ka ng Diyos sa simbahan, bibigyan ka niya ng trabaho. At ang trabaho nito, hindi para manakit ng katawan mo. Ang trabaho ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay sumuporta sa kakulangan nito. Kahit ako po, ayokong magkaroon ng miyembro na ang trabaho niya ay tagasita ng malik, ng pangit. Alam ko kung ano ang kulang sa simbahan. Lahat tayo, nakikita natin yun dahil wala nang simbahan perfecto. Pero dadalhin ka ng Diyos dito para kung ano man yung kulang, ano man yung imperfection, ano man yung flaw, ikaw magiging tagabuhat, tagasuporta ng gawain ng Diyos. At dyan po nagsimula ang rema. Kung makikita nyo lang, ewan ko kung may mga pictures pa tayo, yung unang simbahan dito sa Mauman. Meron pa ba tayong mga pictures doon? Wala pa kasing Facebook noon eh. No? Wala pa nga atang Friendster noon eh. No? Isipin nyo kung gano'ng nakatagal yun. Ang ganda sana. May engineer po na napunta rito sa Mauman, daladala yung truck at mga tauhan niya. At nung sinabi, ang trabaho nila ay gagawa ng simbahan dito sa Mauban. At nung dumating siya at nakita niya yung bahay na i-re-renovate at gagawing simbahan, isang engineer, isang civil engineer na miyembro natin, i-improving niya yung simbahan at nagbabaan na yung mga construction workers
may mga materials kaming daladala at sisimulan nang gawin yung unang-unang simbahan dito sa Rema. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi ni engineer. Pagbabang pagbaba niya, tiningnan niya yung gagawing simbahan, yung bahay na gagawing simbahan, at biglang namewang. At ang sabi niya, wala na bang papangit pa rin mo? Pintas ka agad, pero inayos. Pero alam niyo ngayon mga kapatid, nandito po yung pag-asa nating magkakaroon ng second floor na church natin. Naalala ko dati, nag-anniversary tayo tuwing month of May, Mother's Day. Dito po sa Rema, hindi po ito palakihan ng simbahan. Dahil natural lang ang mga simbahan, sa totoo lang, ng Rema ay mga pew. Hindi po palakihan kung hindi painitan. Tinitimbang, sinusuri, sinusugat kung gano'ng kainit sa loob. At ang number one po noon na nanalo ay ang Manila. Akala mo nasa hurno ka pagka summer na. Hawakan mo yung dingding ang init. Hindi ka pwedeng magpaa dahil ang init. Ngayon doon, sabi na magpa-aircon tayo. Alam niyo po ba yung ilaw namin sa Manila noon? Ang laki ng building namin eh. Yung nagsara, 100 fluorescent yan. Sa dami. Ngayon, number one kami sa init. Talagang kahit na Kristiyano ka, minsan madadala ka ng init ang ulo dahil sa init. No? At naalala ko po dito sa Mauban, punong-puno yung simbahan natin doon. Thank you. Asan ako? Andito pa rin. Punong-puno ang simbahan at sa temperature pa lang, ayaw mo nang pumasok. Nalala ko, yung elder natin yung nagsasalitarong, kinakabahan ako. Baka atakihin. No, kahit kasi ako, inaatake na. Dahil sa init. At nakikita ko po yung mga tao, lahat sila gumagalaw. Anong ginagalaw? Yung kamay. Walang tigilan. No? Kulang na lang lumipad yung mga tao. Dahil sa init. Pero praise the Lord. Alam naman natin lahat yan. Ngayon, yung simbahan natin, masarap standby yan. Bakit? Sabi mo nga sa katabi mo, nag-i-improve tayo. Mula sa kawalan, no. Wow. Ngayon, yung mga taong hindi nakatiis, no? Eh sa halip na pagpapalain ka ng Panginoon at re-rewardan ka ng Panginoon, goodbye butterfly. Pero tayo po na mga nagtiis and upon this rock, itong matibay na ito, upon this rock, itatayo ko ang aking simbahan. Na walang makakashake. Bakit? Matibay yung tinatayo ako eh. Pero ang tibay po ay depende sa yari yan. No? Nalala ko po yung isang napanood ko sa YouTube, yung mga tulay na ginawa sa China ay dahilan sa corruption o dahilan sa dayaan, yung tulay na dinadaanan ng sasakyan, yung foundation niya, ganunin mo yung simento, kaya-kaya kong lumungusin ba? Eh magigiba yan, yung tulay na yan. Bakit? Mahina. At nalala ko po yung isang malaking building na nagkaroon po ng sunog. Kabago-bagong building, nagkasunog kagad. Bakit? Nung chinek nila, mahihina yung mga wire na inilagay. Kasi may mga tamang sizes yan at specification. Ngayon, dito sa church, no? Itatayo ng Diyos ang simbahan na hindi mayayanin. Para malaman natin kung ikaw ay hindi mayayanin, kailangan mong yanigin.
Ang isa po sa pinakamaganda ay yung ano ba maganda? Ako nagtatanong, tinanong ko rin yung sarili. 1 carat na gold o 24 carats na gold? Anong gusto niyo? Tapos, sa inyong engagement na magkasintahan, ang binigay sa iyo ng boyfriend mo ay isang plastic na kulay green na may bungo. Galing dun sa Chichiria, libre. Baka isuot mo yung singsinglet sabay suntok. Siyempre, gusto natin yung mahal. Pero alam niyo po ba, yung mga ginto na mahal ay dinadaan muna sa apoy. Dadaan ka sa init ng pagsubok. Dadaan ka sa init ng mga pagsubok. Kung matandaan niyo po, si Jesus ay sinubok din. Kung saan pumalya yung unang Adan, kailangan magtagumpay si Jesus bilang pangalawang Adan. At ang sabi sa kanya, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ibig sabihin, kaya niya, pero hindi ako susunod kapag ikaw ang nag-utos. Sa Diyos lang ako susunod. Kahit gutom ako, hindi ko bibigyan ng pansin yung aalis muna ako sa paglilingkod dahil kailangan ng pamilya ko at kailangan ko ng tinapay. May mga ganon. Gusto mo ba itong kayamanan na ito? Sabi dun sa Biblia, gusto ni Jesus. Bakit? Tukso nga eh. E di siyempre gusto mo. Pero hindi ang kayamanan ang patay ko rito. Pasintabi po, kung ipagpapalit mo ang time ng fellowship ng linggo at ang ministry mo dahil lang sa may trabaho ka pag linggo, iiwanan mo yan. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, bagsak ka na. Hindi ka magiging ginto, ikaw ay magiging pansi. No? Di mga sakatabi mo, mukha ka bang pansi? Pag ang pansi nawala, okay lang, hindi mahalaga. Pero ang ginto, iniiyakan yan. Naalala ko po yung isa pong kasama natin na meron siyang singsing na ginto. Nagtrabaho siya dahilan sa ang taong ito ay makakalimutin at kalahati. Yung singsing niya na may sentimental value, na sabi niya, kung bigyan man ako ng Diyos ng pambili ng bagong singsing, yun pa rin ang gusto ko. Ngayon, umiyak siya, humihingi ng prayer, na sabi niya, Pastor Boy, tulungan mo kong mag-pray na makita yun. Ngayon po, sa aking palagay, dahil lumipas na po ang mga dalawang araw na napansin niya, wala na pala sa kanya yung singsing. May mga taong ganun. Hindi niya alam yung singsing na nakasuot sa daliri niya ay wala na. Ako po ay magbibiro. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi mo napapansin na wala na yung labs mo. Ito po yung biro. Ngayon sabi niya, Pastor Boy, tulungan niyo po akong mag-pray. Sa sarili ko, hindi na makikita yan. Bakit? Iwanan mo yung cellphone mo riyan kahit na kahit takipad dyan. Mawawala yan eh. Pero ganun pa man, humingi ng prayer, sige mag-pray tayo. Alam niyo po, after 2-3 days, tumawag po siya at sabi niya, nakita ulit yung singsing ko at naibalik sa akin ang laki ng tuwa niya. Ano pong sinasabi ko rito? Kung gusto mo ng mataas na karat, kung gusto mo na mas dinalisay, mas precious, mas mahal, kailangan mong dumaan sa apoy. Babasahin ko po ito, Hebrews chapter 12,
Simulan po natin sa verse 25. Hebrews chapter 12, ito po ang inyong wala, hindi nakalagay, ano? Ah, nandun. Ayun. Okay yung tarong ko ninyo, na madali lang baguhin, ano? Hindi na kailangan po. Magaya nga yan. Ito po ang theme ng ating anniversary, no? Iniisip ko, bakit kaya ito ang theme? No, eh kayo po nagbigay, at sa totoo lang, napakagandang theme para sa isang 27 years old na simbahan. Kasi, basahin ko po, kaya't mag-ingat kayo, ang Diyos po ang nagsasalita, kaya't mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Yung hindi nag-take heed, hindi nag-heard, hindi nag-listen. Maaring napakinggan niya pero lumabas din sa kabila. Hindi nagbigay ng pansin ay hindi nakaligtas sa parusa dito sa lupa. Marami pong way para interpretin ito. Pero alam niyo po ba ang tinutukoy na parusa rito? Ito po ang gusto kong bigyan pansin, itong part na ito, yung mga hindi nakinig ay pinarusahan. Anong klaseng parusa? Halimbawa po, sabihin natin, princess ba? Tamali ka rito eh. Dito ka na lang. Eto si princess. Prinsesa. Ayun yung prinsipe. Tatanungin kita. Natural na tanong, natural na sagot. Gusto mo bang maging masagana? Gusto mo? Napapansin ko ngayon, masagana pala ang laki ng mata mo. No? Big eyes. Tanungin ko nga, yung mga malalaki bang mata, mas maraming nakikita? Hindi natin alam, ano? Ah, totoo daw. Siya nagsabi. Oo siya. Yung mga malalaking mata ay mas maraming nakikita. Magandang marites yung gano'n, ano? Ha? Ano po kapag nabuo? Kapag? Nabuo. Alam mo, Iha, pasintabi pa. Ilan taong ka na? 17. Matagal pa naman. Pag nag-asawa to ng malaking mata, magiging tatlo na ang mata sa rito. Ay, joke-joke lang naman. Gusto mo bang maging masagana sa buhay? Okay. Sino bang hindi? Lahat tayo. Ngayon, mananalangin ko sa Diyos, ikaw ba magpe-pray na, Lord, pahirapin mo ako. Lord, gawin mo akong puluwi. Mananalangin ba siya ng gano'n? Hindi. Walang matinong tao mananalangin na, Lord, pahirapan mo ako. Walang mga tao sa magsasabi na, Lord, bigyan mo ako ng sakit. Pag nagkasakit, pupunta naman ng hospital. Hindi magsasabi si Princess na gawin mo akong mahirap. Ang gusto natin lahat, kahit ako ay maging masagana. At sa pagtakbo mo o paglalakad mo sa buhay na ito, may mga madadaanan ka na ikaw ay maghihirap. May mga mangyayari, may mga dadaanan si Princess na siya ay maghihirap. Gusto ba ng question? Hindi. Hindi ang Diyos ang nagbigay ng kahirapan na parito siya para magbigay na buhay na kumpleto. May washing machine. Yun ang gusto niya. Pero sa dadaanan natin, may mga lugar na kung saan tayo yung pagkakamali at maghihirap. Kaya nga, kakausapin ng Diyos si Princess at sasabihin niya, makinig ka. Makinig ka. At sa sino man hindi makikinig, ay magkakaroon ng parusa ng kahirapan.
Kaya nga, saan ba dapat makinig sa simbahan? At dahil doon, sasabihin ng Diyos sa atin yung mga pwedeng mangyari para makaiwas tayo sa kahirapan. And kaya, may isang elder, ibig sabihin, matagal na sa pananampalataya. Ang sabi ko sa kanya, Mamang Elder, ngayon pa lang, mag-aral na kayo kung paano gumaling kapag kayo'y nagkasakit. Ngayon pa lang, pag-aralan nyo na ang sinasabi ng Biblia, paano kayo gumaling kapag kayo'y nagkasakit. Sabi niya sa akin, ano namang sakit ang dadaanan ko? Sabi ko, ilayo ng Diyos. Totoo po ito, Elder. Matagal na sa simbahan. Sabi ko sa kanya, pag-aralan niyo na kung ano ang dapat niyong gawin pag nagkaroon kayo ng cancer sa maayos at magalang na paraan. Sumagot po ang elder na to at ang sabi niya, hindi ako bibigyan ng Diyos ng ganyang sakit. Tama nga naman, dahil ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit. Pero may dadaanan po tayo dito sa mundo na kailangan nakahanda ka. Bakit? Kasi maliliglig ka. Magkakaroon ng maraming tanong. Alam niyo mga kapatid, sa kasamaang palad, ang elder na to ay namatay sa kanser. Hindi hihintayin ng Diablo na lumago ka muna bago kanya atakihin. Aatakihin kanya kagad. At kung hindi ka mag-aaral, hindi ka maghahanda, may kaparusahan. Anong parusa yun? Yung hindi ka nakinig. Sabihin mo nga sa katabi mo, ayusin mo na love life mo. Pasintabi po, nagpunta ako sa Dubai. Inimbitahan ako ron, nilibre ako. Nakakita po ako ng isang Arabo. Isang pamilya. Tinanong ko yung kasama ko, pamilya ba yun? Bakit? Kasi may mga bata. Pero yung mga asawa niya ay apat. Ganun pala. Basta kaya mong suportahan, pwede lang. Ngayon, tinitingnan ko, bawat nanay may dalawang anak. Yung susunod na nanay, may dalawang anak. Yung susunod na nanay, may dalawang anak. Nauuna yung tatay, kinukwento sa akin. Ganyan dito. Ngayon, bakit? Kasi sa kanila, sa Muslim, legal yun. No? Ilang asawa? Apat. Tinanong yung Kristiyano, bakit kayong mga Muslim pwede sa inyong apat? Bakit hindi lima? Bakit hindi anim? Sumagot po yung Muslim, pag anim, lima, Kristiyano na gumagawa nun. Magbibigay ng babala ang Diyos sa mangyayari. At ang magiging parusa natin kapag hindi tayo nakinig. Ituloy po natin ito. Dahil sa kanyang tinig ay nayanig. Ay, balikan ko nga muna. Kaya mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Kung tumanggig makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa, gaano pa kaya tayo? Ngayon na yan. Dahil sa hindi ka nakinig, binabawal ka na ni Pastor. Nagwa-warning na sa iyo si Pastor. Nakikita na ni Pastor yung hindi mo pag-attend. At nakakarinig na ng chismis si Pastor sa ginagawa mo pag wala ka sa simbahan. Andun na ang paalala ni Pastor. Alam niya na mapapahama ka at may mga tao po na hindi na nakabangon.
Kaya sabi niya ganun, gaano pa kaya tayo kung tayo tumanggin, makinig sa nagsasalita mula sa langit. Ang mga salitang ito ay hindi sa lupa, kundi galing sa Biblia, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos. Kaya nga, andun po. Alam niyo mga kapatid, ako po isang pastor rin. Alam ko kung sino ang mapapahamak sa miyembro ko. Hindi ko kailangan may bumulog pa sa akin anghel o magpakita sa akin anghel na sasabihin niya, itong miyembro mong ito mapapahamak. Hindi na kailangan. Bakit? Kasi alam ko yung miyembro ko mapapahamak na dahil sa hindi nakikinig. Alam niyo ba dito sa Revelation, ang sabi ng Biblia, ang may pandinig ay makinig. Kasi kung hindi, sabi niya, pupuntaan kita. May tatanggalin ako sa iyo. Ako mag-aalis sa inyo. Kaya nga, kapag andun po yung paalala ng pastor sa akin, makinig po tayo. Wala dito sa Rema ang magsasabi na ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Nagawa mo na ba yung pastor? Hindi. Kahit ako. Bakit? Usually, wala namang ari-arian. Hindi naman lahat. Pero, sabi niya ganun, tayo pa kaya kung tayo'y tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit. Dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa. Ngunit, ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin. Hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Wow, ha? Dadaan ka sa testing. Sinong band leader sa inyo rin? Karla. Sinatan. Sino ba talaga? Ginagawa mo akong billiards eh. Sino? Ikaw? Karla, ikaw ay te-testingin. Ikaw ay susukatin. Ikaw ay titimpakin. No? Sana matibay yung timbangan. No? Pero ang bawat leader dito sa church ay susukatin at titimbangin. Katulad sa Old Testament, tinimbang, ngunit kulang. May mga nakalagay po dito sa Biblia na mismong si Jesus ang nagsasabi, hindi pa kita pwedeng iharap sa Diyos ko. Hindi ka pa pasado. Kaya nga sabi dito sa Biblia, ayusin mong sarili mo dahil hindi ka pa pasado. Born again na to. Sa seven churches, born again na yung mga yan. And yet, sabi niya, hindi ka pa pwede. Hindi ka pa pasado. Kaya sabihin natin, Carla, ikaw ay dadaan dyan. Ikaw ay susukatin. Ikaw ay tetestingin. Idadaan ka sa apoy. Kailangan mong makapasado. Alam niyo po ba yung uling? Hindi mo alam ang uling? Brother. Bakit hindi mo alam ang uling? Alam mo ba yung uling? Hindi mo alam. Tao ba? Lugar ba? Yung uling. Ano bang narinig mo? Uring. Brother, dapat ipag-pray. Yung ang may pandinig. Uling, layo naman, brother. Uling. Huwag tinahan yung uling. Ang kulay po, ang uling ay carbon. No? Ang tagal masunog. Alam niyo ba yung pinakamolecule doon sa gitna ng araw? Sa gitna ng araw. Center of the Earth. Hindi Earth. Sun. Center of the Sun. Yung isang molecule doon, lalabas yan. Saan? Doon sa pinakalabas. Nasa gitna siya, nasa innermost siya, lalabas yan. Kung tama po ang aking memory, aabutin po ng 100 taon bago yan makalabas sa pinaka-outer niya. Yung pong liwanag na napoproduce ng sun, aabutin po ng 8 minuto bago makarating sa Earth, sa layo.
traveling 186,000 miles per second. Kaya pag sinabi mo, ayun yung araw, sa totoo, nandun na. Late ka na ng 8 minuto. Kaya kung makita mo man yung mga galaxy, yung mga stars sa telescope, yan po, ang nakikita nyo, nagta-time travel kayo. Ang nakikita nyo ay libo-libong taon na ang nakaraan. Hindi mo alam, baka ka sumabog ngayon. Pero nandun pa rin siya. Yung nakakarating sa ating picture ay thousands of years ago. Ngayon, meron daw silang nakita isang galaxy o isang sun na naipanganak, na born yung sun. Pero hindi nila alam, yung sun na yun ay lolo na. Bakit? Kasi sometimes, millions of years ago, yung picture na yan, nagta-time travel ka. Ngayon, sabihin natin itong sun na ito na sobrang laki. Eh, pwedeng maging kasing laki ng buwan. Pwede ba? Pipisain mo lang. Pag sumabog yan, nagiging, ang tawag nila sa pagsabog rin sa sun, ay supernova. At magiging maliit na lang siyang sun. Pero compact na compact yan. Ang liit-liit niya, hindi na siya sun. Dwarf, kung tawagin natin. Ito, maganda nang mahilig ka sa astronomy kasi nakaka-relate. Tumala, hindi ko naman tandaan yung iba. Pero isipin mo, kasing laki ng buwan, alam mo, araw, imposible. Pero pipisain mo yan. Malaki pa nga yung buwan eh. Kasi may sinasabi sila, pwedeng maging kasalak kasi laki lang ng lobo. Paano mo pipisain yan? Pero yung gravitational pull niya, alam niyo bakit di ka lumilipat pataas? Kasi malakas ang gravity. Ano mas malaki? Ang Earth o ang Jupiter? Alam ko, di pa tayo nakapunta roon. Pero, ano mas malaki? Ang Earth o ang Jupiter? Jupiter ang pinakamalaki sa solar system natin. Ang gravity sa moon, eh pag ganun-ganun ka lang, di ba? Kaunti ang gravity. No, pwede kang yung ano yung Flappy Bird. Ano yun? Alam mo yun? Sino nakakatanda ng Flappy Bird? Yung malaki yung tuka na ganun. Ngayon, kasi maliit lang yung moon eh. Pero sa Jupiter, gaganun ka na. Sa bigat ng gravity. Dahil hinihila ka. Imaginin mo yung sun. Yung buong mass, yung buong kabuuan ng sun, eh pwedeng maging ganito kalaki. Gaano ka kaya hihilahin niya? Huwag ka lalapit lang, pwede hihilahin ka niya. Ngayon, ano pong pinupuntos ko? Yung ordinaryong uling, pipisain niya. Pipisain niya at pipisain niya. To the point, yung uling ay hindi na makatagal. Pero kailangan kong manatili. Pipisain niya at pipisain niya. Bibigyan niya ng napakaraming tanong na Lord, bakit? Kasi pag nasa pagsubok ka, yan lang ang maiisip mo. Bakit? Alam niyo pong gagawin dun sa uling? Depression ng depression ng depression hanggang sa from kulay itim magiging puti. Dagdagan mo pa ng pressure. Yung uling, siguro kaya ng kamay kong lamutakin. Bakit? Walang puti. Ikaw na band leader, ikaw na organista, ikaw na gitarista. Depression ka. Tayong mga pastor, depression tayo. At ang hinihintay lang sa atin ay umalis. Pero kapag nakatagal ka sa pressure na yan, alam niyo naman yung uling, di ba? Madali lang gano'n yan. Gano'n mo nga, wasak na yan. Pero dahilan sa pressure, yung uling ay magiging diamond. Pinakamatigas na bagay sa buong. Magbabago ng kulay,
Yan ang gagawin sa iyo ng Diyos. Kailangan makatagal ka. Kailangan makatagal ka sa kontra. Kailangan makatagal ka sa pintas. Kailangan makatagal ka sa pagbabago. Either mag-change ka o mawawala na. Magiging diamond ka. Pero ang diamond po, nakakita na po ako ng ordinaryong diamond. Akala mo parang bote lang ng binasag. Parang ganun lang siya. Pero para maging mahal, kukunin ang diamond na yan at gigilitan. Gigilitan ang gigilitan. Hindi ka pwedeng iiyakin. Hindi ka pwedeng reklamador. Hindi ka pwedeng hindi napipintasan. Hindi pwedeng hindi ka kinikriticize. Ang tugtog mo, ang pangit. Gagawin mo yan. Ayoko na tumugtog. No. Ayusin mo. Kailangan mo makatagal. Yung pagigitara mo, sakit sa tenga. Ano gagawin mo? Bako ko sa iyo ito eh. Ganun ba? Hindi. Haayusin ko ito. Yung pagpapakanta mo, para kang si Darna, gusto mong lumipat ang taas sa kamay. Ngayon, hindi ka makalipad, kaya umiiyak ka. Anong gagawin mo? Pwede kayo na lang. No? Haayusin ko. Haayusin ko ito. Dadaan ka sa pagkikinis. Tatanggap ka ng mga... Alam niyo ba kung anong gagamitin na pagkinis sa'yo? Eh, kumpi, ang tigas mo eh. Diamond ka. Hindi mo pwedeng papel de liha. Pod na yung papel de liha. Hindi ka pa na... Andun pa rin yung magaras. Nakuha niyo mga kapatid. Anong gagamitin mo? Bakal. Yung bakal, ubos na. Pero yung diamond, hindi siya tatalaban nun. Bakit? Ang tigas ng diamond. Natagalan niya yung sobrang pressure na hindi na nga sa kulay itim. Puti na siya. Mukha siya ng mukha na siyang salamin. Still, nakatayo ako. Hindi, sabi ni Jesus. Aalis ka rin ba? Aalis ka rin ba? Hindi pa ata sapat yung una. Ang Diyos ang gumagawa ng buhay. Gusto niya, hindi ka lang matibay, kundi maganda ka rin. Sana po maintindihan po natin ito. Hindi sapat na ikaw ay matibay ang gusto ng Panginoon, maganda ka rin. At doon kanya sisimula lihain, pero hindi papel, hindi pakal, hindi bato. Bakit? Sobrang tigas mo. Matibay ka na. And yet, tingnan niyo nga yung katabi niyo. Matagal ka na, pero bakit ka pa rin? Hindi ko maalis ng tao dito sa simbahan, pero pangit pa rin ugali. Hindi mga ganun eh. Hindi nga umalis itong tao dito sa simbahan, pero pangit pa rin ang ugali. Parang sabihin mo, sana umalis na lang. Ang tibay niya. Kahit anong galit, hindi siya naalis. Tingnan mo kayo katabi ko. Gusto ng Diyos maganda ka. Na kapag ka nakita ka, wow, ang mahal nito. No, na kumbaga, tatawagin ka tuloy na, hello, mahal. Yun ang gusto ng Diyos. Natagpuan kang matapat. Pero maganda ka. Hindi magaras. Di mga sa katabi mo, ang dami mong tinik, ang hirap mong yakapin.
Sabi ng isang tao, sabi niya, Brad, hindi mo pa ba hihiwalayin yung asawa mo? Sabi niya, yung asawa ko, hindi hinihiwalayin yung mga ganyang klase. Bakit? Bukod sa mabait na maganda pa. Okay, mga sa katabi mo, ikaw. Maganda ka nga, hindi ka lang matibay. China. Alam nyo, di ba, uso-uso sa kumpanya, yung Russia, inaangkin yung Ukraine, yung China, inaangkin yung Taiwan. Alam nyo, yung mahal nyo sa buhay, mahalin nyo na, aangkinin ng China yan one day. Pero paano nga, paano kang isi-shape, paano kang lilikain yung tigas mo? Alam nyo, ang gagamitin din para kapwa mo diamond. Gagamitin si pastor para i-shape ka. Gagamitin ang mga lipon ng Diyos para i-shape ka. Kaya nga, yung hindi nakikinig, sabi rito, ayaw ng Diyos ng lalamya-lamya at ayaw ng Diyos ng lalambot-lambot. Baguhin natin, lelembot-lembot. Konting ganun lang, iyak na ako, Mama! No, yung kahit na insultuhin ka sa harapan, kahit duraan ka, still magpapatuloy ako. At kahit ginawa mo sa akin yan, mamahalin pa rin kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papuhulingan ka kailan may hikayunan, biyaya mo'y sama Panginoon inaalaman. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papuhulingan ka kailan may hikayunan, biyaya mo'y sama Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanik. Yung mga hindi matibay ay aalisin. Ito po ang team namin ngayon. Yung mga hindi mapagkakatiwalaan ay aalisin. Yung mga substandard ang yari ay aalisin. Minsan pang yayaligin ko, sabi ng Diyos, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Magkakaroon ng shaking. Yung mga hindi masyashake, yun ang mananagin. Precious, ang tagal mo na nagigitara, nawa makatagal ka. Princess, ang tagal mo na sa ministry,
nawa makatagal po. Kayo po dito sa music, kayo po ng mga elders, kayo po ng mga leaders, from time to time may quality control na darating po. Nawa makatagal po tayo. Dapat mag-ibay tayo. Walang makakapagpaalis sa atin maliban ang Diyos. Diyos lang ang makakapagpaalis sa atin. Ganun katibay ang hinahanap ng Panginoon. Time na ito ngayon. Time na ito. Na hindi anumang bagay, anumang dahilan, si Lord naman magsasabi, umalis ka, pero hindi niya sasabihin, hindi mananatili ako rin at magpapatuloy. Pag ganun ka, kandidato ka sa pagpapala. Kapag ganun ka, kandidato ka sa pagpapala. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat lumanggap tayo ng isang kaharian hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraan at kanugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Marami pong mga Kristiyano hindi papasok sa simbahan na naniligarin yun. Alam nila na ang simbahan dapat igala, kaya isigarin nyo, iiwanan mo na sa labas. Pagkatapos ng samba, babalikan yung sigarin nyo kung meron pa. Somehow, nandun ang paggala, pero walang takot. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalulug-lugog. Maaaring sa church, nandun ang paggala mo, pero sa labas ng church, walang pagkatakot. Sa parang kalugod-lugod sa Kanya, hindi kalugod-lugod sa sarili. Okay na yun, nagsimba na ako ng isang beses, sa isang buwan, okay na yun. No, ang standard dito ay yung nakakalugod sa Diyos. Hindi yung gusto ko lang. Sa parang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy. Nakatutupok. Ang Diyos natin ay parang apoy. Yung mga ginagawa natin sa likod, yung mga ginagawa natin na hindi nakikita ng iba, kailangan natin ng genuine repentance at decision, quality decision. Ako ay magpapatuloy. At kung matatagpuan kang ganyan, kandidato ka sa pagpapala. Ang pag-ibig mo, walang katulad. Sa aking buhay, sa aking buhay, itataas nila sa laman at sa lingay. Pagkutuloy na ito, sa aking buhay, itataas nila sa laman at sa lingay. Thank you.
Tumingin po kayo rito. Promotion comes from the Lord. Ito po ay desisyon na ako ay magpapatuloy na ano man ang mangyari. Magtutuloy. Challenge ito sa ating harapan. Anim na milyong Hudyo. Masintabi po, kung kilala niyo po ang Hudyo, makulit. Makulit pa sa bata. Anim na milyong Hudyo, isang bansa, isang nation, parang isang country. Aakayin mo palabas ng Egypt, papunta sa lupang pangako. Magamit po ako ng analogy, kung magkukulong ka ng manok, anong gagamitin mong materials? Okay na siguro yung plastic, ano? Hindi naman ako gagamit rin ng, ano, ng mga bakal, eh. Manok lang yan, eh. Pero kung magkukulong ako ng aso, hindi pwede yung plastic kasi sisirahin niya. Gagamit ako ng mas matibay. Kung magkukulong ako ng kalabaw, usually barbed wire pwede na, di ba? Ano kung magkukulong ako ng dinosaur? Kailangan yung matibay. At kung 6 na milyong mga Hudyo ang kukunin mo sa Egypt, dadali mo sa lupang pangako, sinong leader ang qualified? Kailangan matibay. Kung sino mang leader, sino mang pastor ang gagamitin mo para akayin ang 6 na milyong makukulit na kahit ang Diyos, totoo po, napikon nila. Yes, napikon nila ang Diyos. Sabi niya kay Moses, tatapusin ko na itong mga taong ito. Sisimula ako sa iyo. Dapat kay Abraham yun eh. Pero sabi niya, tatapusin ko itong mga dahil sa kukulit. 6 na milyong tao. Sino ang pwedeng magpastor? Sino? Matalino ang Diyos. Kakaiba. Ang galit. Ang qualification niya sa 6 na milyong tao ay yung pinakamababa ang loob. The meekest man on earth, si Moses. Sobrang baba. Pinakamababang loob sa buong mundo ang pinili niya. Bakit? Kasi yung mataas, hindi tatagal. Kapag mababa ang lupa, yun ang pinupuntahan ng tubig. Kapag mababa ang kalooban, yun ang pupuntahan ng pagpapalo. Hindi ito basketball na patangkaran, ito'y pababaan. 6 million na tao. Sobrang dami, kahit patatlong million lang eh. Yet, ang pinaka-qualified, yung pinaka-meek. Pinaka-meek, pinaka-mababang mo. Kasi alam na ang Diyos, yun ang tatagal. Ikaw ba? Gaano ka kababa? Princess, gaano ka kababa? Gaano ka kababa? Gano'n tayo, bababa?
Hindi nagkakamali ang Diyos. Kailangan tough, divine, pero mabait. Sa aking buhay, itatakas kita. Salamat sa Thank you.
Maghari
is aming Diyos. Ang puso na magpapag-asa mo sa iyo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Yes. Salamat sa pag-ibig sa pag-ibig sa pag-ibig sa pag-ibig sa maging pagpapala, Panginoon, sa ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin. Tunay nga, O Diyos, na mula sa oras na ito, mula sa araw na ito, matagpuan mo kami, Panginoon. The Lord, gumagampan at maayos sa bawat ministeryo, sa bawat tungkulin na ipinagkatiwala mo sa amin. At ikaw ang mapapurihan, ikaw ang mapalangalan sa aming mong buhay. Sa iyo ang pagkatatila, sa iyo ang kapurihan naman, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.